again, glad na welcome to my vlog. For today's vlog, ay kakatapos ko lang ting mag-work ulit. Today is Friday, July 17, 2020. So, sinundo po ako ni Mr. At mag-grocery muna kami. Saglit-salita, halikayo at samahan niyo kami. Pasok tayo sa loob. Halik, halik. See you later! Klase. Mahal kaya ito sa Pinas. Tapos, meron siyang, ito yung isa sa favorite ko na hazelnut at saka may rosin. Yan ang favorite ko. Tapos, ito. Ito siya. Meron na namang hazelnut. Ito malalaki yung hazelnut niya. At ito naman, mahilig sa mga dark chocolate. Ang sarap ito as in. Mahal ito sa Pinas. Nasa 180 yata isa nito. Tapos, may white sa mahihilig. Sa mahihilig ng white chocolate. Meron tayo din. As hot dark, pure dark chocolate. Yan. Yan po siya. Pinakamasarap. Ito yung gusto ko talagang chocolate dito sana sa Belgium din na Shell ang tawag ko niya. Masarap siya as in made from Belgium. And ang dami na pa. Actually, nagpapadala ako lagi dito sa Pinas. Ito po yung mga grocery namin. So, actually, pagkain po ngayon. Last time po. Ovaltine. Ang tawag dito ay Goody Cacao. So, ang sarap nito. Nasa 800 gram. As in talaga. As in, ang sarap-sarap nito. So, yan po siya. Actually, naghahanap ako ng tea. At saka yung coffee na yan. Yung nalaro mo ka. Lagi ako nagpapadali niyan sa tea. Tapos lang po namin mag-grocery. Kalalabas lang namin sa grocery store. So, ngayon, uwi na po kami sa bahay. So, i-haul ko po sa inyo yung anong pinamili naming pagkain for weekend. So, see you later, later! Hello, nandito na po kami. Nakarating na po kami ng bahay. So, excited po ako ipapakita sa inyo itong haul natin, grocery haul, dahil medyo napaparami-rami ang nabili namin today kasi may bisita kami bukas. Parang i-celebrate namin yung nakatanggap si Jessica ng diploma. Pero konting tao lang po, mga 6 katao lang inimbita namin kasi nga bawal na. So, dito lang po, pwede lang pong 10 tao na nasa bahay. So, more than that, pwede kang ireklamo dito ng kapitbahay. So, yun nga po. Excited ako ipapakita sa inyo kung anong mga pinamili namin. Pagkain lang po ito, ha? So, alin kaya? Samahan niyo ako at let's go! Ito nga, guys. Ito po, isa sa nabili namin. Gouda yung cheese. Belgian cheese po ito. So, mahilig si Mr. ang kumain dito. Masarap po siya.
bumili din ako ng M&M's. M&M's ko kasi si Rachel mahilig kumain ito. Ako naman, mahilig ako sa ano, sa M&M's, kaso lang ang problema lang po, nagkakatigyawat ako dahil sa mani, sa mani. So tingnan niyo. So ito po isa sa favorite ko, favorite din ni Rachel. Ito naman, bumili ako ng cherry. Ito yung pinaka-favorito ko talagang ano, talagang fruits. Kaso lang, by season siya lumalabas. Every summer lang ito siya lumalabas. Kaya, pag ito, para siyang ano, anong duhat, pero iba yung lasa niya. So, ito po yung favorite ko na putas. Yan. Cherry, bumili ako ng dalawa. Kasi nag-sales siya. At least, magkano yun? 5 euro something, naging 3.49 euro. So, nag-sales siya ng konti. Bumili po kami ng tomato. Mahilig ako sa tomato, na maliliit na tomato. Ilalagay ko kasi ito sa bukas sa salad. Magsasalad kami. So, pagkaing rabbit tayo, guys. hindi ako nagda-diet, ha. Yan, iba-iba klase. At saka yung caviar namin, pagkain din niya ito. So, bumili siya ng Oreo para dito. Mahilig din ako. Tapos, bumili ko si Mister ng French fries. Yan po. French fries. Tatlo ang binili namin. Mahilig kami sa French fries. Every Friday, actually, kami na kumakain ng French fries. So, yan po. Tatlong supot ang binili ni Mister. Saglit lang, ilalagay ko lang sa freezer kasi nga po, baka mano siya, anong tawag dun? Matunaw. So, saglit lang po. Be back. I'm back! Ito na po, ipapakita ka sa inyo. Dalawang klase na salad kasi gagawa kami ng salad bukas. Gagawa ko ng salad bukas para sa barbecue. So, bumili din kami ng anong tawag dun saan din? Tunine cocktail para sa tinapay, para sa stockboard. Ano ba tawag stockboard sa atin? Yung mahabang tinapay. Masarap ito. Tapos, ilagay niyo ito. Ito siya ang tunine. Tuna. Tapos, ito naman, kif curry. So, yan. Kif curry siya. So, masarap ito, guys. Tapos, sarap niya mga ating. Tapos, bumili din ako ng, mahilig ako sa tea. Uminom ako lagi ng tea. Pero, favorite ko talagang tea na ito. Hinahanap ko talaga siya. Ito po siya ay Lidl. From Lidl, dun nga sa pinilhan namin sa grocery. Lord Nelson yung, ano niya. Disclaimer lang po. This video is not sponsored from this grocery store. We bought it for our own money po. So, yan po. Disclaimer lang po. So, yan po siya. Mahilig ako dyan kasi meron siyang luya, tanglad, tapos limon. Ang sarap niya, guys. Pinakamasarap na tea na nagustuhan ko ito. Kaya, sa Belgium lang ako nakakabili ng ganito. So, iyan nga po. Nakabili ako nito ng tatlo. Tatlo pong nabili ko dyan. Tapos, bumili po ako ng cookies. Itong cookies na ito, ano niya, Sunday lang a fingers. Long cookies ang tawag po dito, yan. From Italia. So, favorite na favorite ko po to. Gusto ko kasi siya, kasi may mahilig ako, actually, sa sugar. So, wag naman tayong diabetes, ano tawag? Diabetes. Mahilig ako dito. At ang masarap dito, guys, kasi dinadala ko ito lagi sa trabaho. Nagdadala ko ng mga ilang piraso. Snacks lang ba kumbaga? Yan. Tapos, bumili ako ng itlog. Itlog din. Itlog. Actually, egg tayo, guys. Itlog. Itlog from Belgium. Yan po, itlog from Belgium. Gaano ba kalaki itlog sa Belgium? Gusto nyo makita? Ganon po kalaki ng mga itlog sa Belgium. Diba? I-compare natin sa Pinas. Kayo lang makakasagot niyan. Yan po yung itlog sa from Belgium.
Kasi doon dami kalagi kami nag-grocery sa Belgium. Ayan. Ito po ay Spersibon. Ang tawag na sitaw. Sitaw na inano na nila. Ang tawag yun, ready to cook. So, ilalagay lang ninyo ito sa ano, sa mainit na kawali. Ang tawag dyan, painitin lang nyo konti. At saka, after 2 minutes, pwede na nyo kainin. Yan po siya, ready to cook na sitaw. Masarap po ito para sa mga evening, kung gutom na gutom ka at wala kang makakain yan. Yan, agad ang anginat ha, niluluto ko. O niluluto yung mister. Pumili po kami ng meat para sa barbecue nga bukas. Yan, magbabarbecue po kami bukas. Yan. So, meat, ano sa steak? Farkin steaks. Yeah. Naka-marinate na po siya. Madali lang siya. Hindi ko na kailangan i-marinate. So, ito, bumili si Mr. Ito din steak. Ano ba yung isa? Tatlong steak. Tatlong steak pala binili ni Mr. Tapos, ito naman is mini bruschett chicken. Ito naman siya ay chicken na para siyang satay, yung tinutusok-tusok. Masarap ito kasi naka-marinate na din siya. Ready to cook na din siya. So, yan po. Ito po, bumili ako ng ulayb. Mahilig po talaga ako sa ulayb, guys. Lalo na may white cheese. Yun ang pinaka-paborito kong pagkain, white na cheese. At tawag nila niyan, kambing na cheese. Yan, mahilig ako sa kambing na cheese yun. Tapos, meron siyang, para siyang halo-halo na siya. Ilagyan nila ng paper, takas ulayb, takas cheese. Yan, ito ang pinipaborito kong ano. Lalo na kapag meron akong salad, nilalagay ko to. So, yan po siya, guys, ang pinamili ko. Isa sa pinamili ko. Actually, hindi talaga ito. Tatlo palang binili ni Mr. na chicken na barbecue stick. Actually, hindi ito mahuhuli ito kasi mahilig talaga ako sa talong. Talong. Talong talaga. Ang hilig ko sa talong. Lalo na kapag inaano mo. Ano tawag doon? Yun nga, guys. Ito nga din ang isa na paborito kong kainin. Nilalagyan natin ng itlog. Diba? Bumili ako ng itlog. So, yan po siya. Tapos, ito po, bumili po kami ng potato salad. Yan, ready na po siya. Hindi na ako kailangan gumawa ng salad. Naka-ready, ilalagay ko lang siya at kakainin na. Ito po yung sinahalo namin sa, ano, sa barbecue bukas. So, dalawang binili ni Mr. na potato salad. At ano pa ba? At ito pa pala. Actually, guys, may hinawakan ako kanina na ano na lipstick, hindi ko na sinali kasi nga ano siya, hindi siya matte, shiny. So binalik ko siya. So makikita niyo sa unang mga video ko 'yan. Tapos ano pa bang binili ko? Itong cake. Ano bang apricot cake from Belgium 'yan. Ganyan po yung apricot cake from Belgium. Ang sarap dito. Tapos, meron pa po isa. Tawag dito, gatu. Ewan ko kung ano tawag yan. Ito po din siya. Dalawang klase ang binili namin. Baka bukas bibili pa si Mister. Kunti lang naman kami tao dito. Mga six ka adults. So, tama na siguro to bukas. Yan po. So, ngayon po, guys, bago ko po ito ilalagay sa ref, ay lilinisin ko muna yung ref para maging malinis yung ref natin at maganda maalis aliwasaw o anong tawag doon. Anong tama ba yung pagbigkas ko? So, yun nga. At meron pa pala akong isa ipapakita sa inyo. Saglit lang. Yan. Ito pala, Declare. Ito, masarap itong cookies. Cookies na Declare. As i-declare na ninyo. I-declare na ninyo kung gaano siya kasarap. Ito po yung one of my favorite na cookies. Kasi may iba-iba na siyang ano eh. So, medyo may kamahalan ito siya. It's 12.45 euro something. Nasa 600 to 700 pesos. Depende po sa rate natin
rate ng euros ngayon. So, yan po siya. Gusto kong magpadala nito sa Pinas para sa mga pamilya ko. Isa-isa sila. Mag-iipon muna ako. Kasi 12.45, magkano na yun? Diyos ko. Yan po siya. So, yan po, guys. Yan na po. At isa, meron pa pala ako nakalimutan. Si Rachel mahilig sa cheeseburger. Kaya nagpabili siya ng dalawang cheeseburger. Yan. Na ready, ready na din siyang ilagay sa microwave. At ping! Tapos na. Kapag gutom na gutom ka na at kailangan mo nang kumain. So, ito na lang ang bilhin nyo. So, ito po, cheeseburger. American style po. Yan po. Yan. So, yan po lahat, guys, na ang ating mga grocery haul. Sana magustuhan ninyo itong aking video at huwag ninyong kalimutan mag-like at mag-subscribe ng aking channel at pakihit na din yung notification bell para lagi kayong ma-notify sa aking mga bagong videos. So, guys, maraming salamat sa inyong suporta, mga ating atong. At sa uulitin, until the next video po, maraming salamat ulit at God bless! Mwah! Mwah!